So yun, what's up guys, magandang hapon po sa inyo lahat. And then time check muna tayo, 2:30 po ng hapon. And then ngayon po ay December 29. Yan. Siguro guys, sana nabasa nyo na sa title ng video ko. Yan. So ililibot ko muna kayo sa ano, ipasilip ko muna sa inyo yung bagong Manila Zoo. Yan. Bali, tapos na siyang i-renovate. So i-check natin kung ano rin, kung kailan possible na mag-open ang Manila Zoo. So yan. And then update ko na lang po kayo pag nandun na tayo sa area. And then bago nga po pala ang lahat, thank you kuya. And then sa mga bago nga lang po pala sa channel ko, sa mga napadaanan ko dito, and then huwag niyo po kalimutang suportahan ang aking munting channel by clicking the subscribe button. And then click na rin po ang notification bell button para updated po kayo sa mga ipopost ko mga video. Ayan, maraming salamat po. And then update ko na lang po kayo pag malapit na tayo. Guys, andito tayo ngayon sa Manila Zoo, sa bagong Manila Zoo ngayon. So kung nakikita nyo mga guys, ito na yung bagong pangalan niya, Manila Zoological. Yan yung kanyang bagong pangalan. And then so far nakikita nyo, marami nang dumadalaw rito. Ayan, marami na rin tao. So ayan, kitang-kita nyo rin dito yung malaking parang birdcage. Ayan. Hindi, sa main entrance makikita nyo yung replica ni Mali. Ayan. So yun guys, nakita nyo naman yung malaking pagkakaiba sa dating entrance ng Manila Zoo at saka sa entrance ngayon. Talagang ano siya, ginastusan siya ng malaki. So far siguro sa pagkakaalam ko, ang ginastos rito sa pagkakarenovate, umabot siya ng 1 billion, ha? 1 billion mahigit. Ayan. So yun na nga guys, no, 4-in po nga lang pala, bali yung kalawakan ng pagkaka gilyado ng Manila Zoo na to. Tumatak siya ng 51,000 square meter or 5.5 hectares. Yan.
And then nag-low siya noong 2019 hanggang 2020. Dahil sa walang proper sewage line. Yan. And then yung renovation nito umabot ng yun nga 1 billion pesos. Yan. So yan, kitang-kita niyo, napakaganda ng pagkakagawa. Nani? Wow! So yan po guys, nakikita nyo po sa video. And then ngayon po ay December 29, 2021, araw po ng Wednesday yan. So busy pa rin po yung mga staff ng Manila Zoo sa paglilinis po ng loob ng zoo. And then yung mga staff na nagkakabit po ng mga ilaw sa entrance ng Manila Zoo. Ayan. So sa pagkakaalam po mga guys, ngayong December 30, mag soft opening sila. Pero ang mga magbu-view lang po yung mga pamilya ng mga construction worker na gumawa ng Manila Zoo. Yan. Sila po muna yung magbu-view sa loob ng zoo. So yun nga pala guys, kung napapansin nyo, no, sa labas lang tayo ng entrance ng zoo nagbi-video. Kasi hindi pa allowed ang ibang tao na pumasok sa loob ng zoo. Yan. So lahat ng staff lang tsaka mga workers ang pwedeng makapasok sa loob. Ayan po. And then guys, kung napansin nyo nga pala yung electronic billboard sa bandang Quirino Avenue, binuksan na rin po nila. Ayan. Kaya sobrang ganda po ngayon ng entrance ng Manila Zoo. Bali, nakaharap po siya sa Quirino Avenue, corner Adriatico Street. Ayan po. So yun na nga guys, sa lahat nga pala nang pupunta dito, and then syempre sa loob wala namang parking yan. So ituturo ko ngayon sa inyo yung possible na parking slot nyo pag pupunta kayo dito. Yan. So itong kahabaan nito, papuntang SM Harrison. Yan. Papuntang SM Harrison. Yan, dito yung possible na pwede nyo pagparkingan pag pupunta kayo dito. So ililibot ko kayo. So kung alam niyo tong dating Harrison Plaza. Yan, malapit lang dito. Siguro sa tansya ko mga 100 meters lang mula doon sa sa Manila Zoo. Yan. So ito malapit na. So ito guys yung SM Hypermarket. Yan. So ito guys yung mga parking slot yan. Dito kayo pwedeng magparking pag pupunta kayo ng Manila Zoo. So yan, mahaba ito. Yan, yung kahabaan na yan, pwede kayo magparking dyan. Ano siya? Pay parking. Yan, ito guys yung nire-renovate rin yung dating SM, Harrison. Yan, ito yung Harrison, yung nire-renovate na rin. Yan, ito yung kahabaan na pwede kayo magparking. Yan, pati dyan guys, pwede kayo magparking dyan. Yan, yung kahabaan na yan, pwede kayo magparking. Yan. And then, mga pala guys, iikot tayo sa iikot tayo sa Harrison. Yan. Yan guys, kung nakikita nyo, yung stoplight na yan, kakanan tayo. Iikot lang tayo sa dating Harrison.
Harrison Plaza. Yan, kakanan tayo dito sa stoplight. And then dito nga pala guys, sa gilid na lilikuan natin, pwede pa rin kayo magparking dito. Yan, pag pupunta kayo ng Manila Zoo. Yan, daming pay parking dito sa mga gilid. Ayan. Let's go. Ayan guys, kung nakikita nyo yan, pay parking din to. And then yung Manila Zoo, dun lang sa may bandang kaliwaron, walking distance lang mga guys. Ayan, umikot lang ako para mapakita ko sa inyo yung mga possible na pwede nyo pagparkingan pag pupunta kayo sa Manila Zoo. Ayan, ayan, yun yung dating Harrison Plaza kung natandaan nyo pa. So sinabay na rin siya sa pagre-renovate kagaya ng sa Manila Zoo. So yan guys, umikot lang tayo, kakaliwa tayo dito. Yan, yan yung mga pwede nyo pagparkingan. Kasi sa loob ng Manila Zoo wala na, wala na kayong pagpaparkingan doon. Ayan, yan, maraming parking space dito oh. Sa gabi naman tsaka sa araw may ano rito, may mga parking attendant. So pwede yung ano, pwede yung pagparkingan dito. So yun nga pala guys, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa araw na to, sa simpleng vlog na to. So sana may na-pull kayo kahit konting ano lang idea about sa mga pasikot-sikot na pwede nyo pagparkingan. Yan.